Yan mga idol, ito yung sinasabi ko na bihag na naman. So pagdating ko nga kanina, ano, galing sa school, pag-uwi ko mga 7:30, andito siya, nakita ko, nagkakape ako. So ayan, kulay green yung singsing at may aluminum ring sa right leg. So may nakasulat dun sa aluminum, pangalan ng tao, saka contact number. So ayan mga kalapatids, kukunin natin, papakita ko sa inyo, papakainin natin mamaya. Bibigyan natin ng power wings or reload at papakawalan natin mga kalapatids, ano. Saka yung poops niya, kulay green mga kalapatids, baka mahawa pa yung mga ibong ko dito. Baka may dalang sakit to, ano. So kaya papakawalan natin mga kalapatids, saka hindi natin naangkinin, hindi naman sa atin to. Siguradong iniintay ito ng may-ari, ano mga idol. So ayan, maya-maya papakawalan natin mga kalapatids. Papakainin muna natin at bibigyan ng gamot. Ayun mga idol, mga kalapatids, mga tropa, ito na naman nga yung bagong bihag natin. So nadadalas nga yung bihag dito sa loft natin, ano mga kalapatids. Noong nakaraan, meron tayong na bihag, pinakawalan natin pero ayaw umalis dito, ano. So nagustuhan niya ata yung steak dito sa loft. Yan mga kalapatids. So ito mukhang naamoy din yung steak. Yan. So ayan mga kalapatids, basa yung paa niya kasi hinugasan ko nga. Kasi na aapakan niya yung poops niya na kulay green na lusaw, ano mga kalapatids. Kaya hinugasan ko muna. So habang hinugasan ko mga idol, hindi maiwasang matalansikan yung pakpak niya or yung mga balahibo niya. Ay grabe mga idol, mukhang pang ismasyan yung ibon na to. Ano mga kalapatids, kaya lang ang problema, hindi nakauwi sa may-ari. Tumukod dito at pumasok sa loob ko. So bakit ko nasabing parang pang ismasyan, ano mga kalapatids? Kasi natalansikan nga yung balahibo niya ng tubig. So dumulas lang mga idol. Alam niyo ba yung dahon ng gabi sa kalilaing mga idol? So ganun, parang ganun. Pag binasa mo siya, dumudulas lang yung tubig. So ayan, mukhang pang ismasyan to yung mga pang-ulanan, no? Pang-ulanan na karera mga kalapatids. Saka ayan, hipo-hipo ko siya ngayon. Ang dulas ng mga balahibo niya mga kalapatids. Ang kinis ng ibon, kaso pumayat siya. Saka yung poops niya, kulay green na, no? So ito nga mga kalapatids, yung singsing ng ibon, makikita nyo, kulay green. O ayan, tumulis yung buto niya mga kalapatids, ano? Yung breastbone niya. O ayan, no? Mukhang ano lang mga kalapatids, oh. So ayan mga kalapatids, kilatisin natin yung pakpak niya. So ayan, oh, magandang ibon naman mga idol. Uy, yung four, napakahaba nung apat na magkakasunod sa unang pakpak. Ano naman mga kalapatids, 2, 4, 6, 8, 10. So 10 naman yung pakpak niya dito sa kabila. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Ayan, ang haba nung pang-apat, ano, saka yung apat sa dulo, mahaba. Ayan, may kuto-kuto pa mga idol, oh. Oh. Ayan, oh, lumipad pa. At pala, pinisa ako na. Baka pisain pa ng iba. Ito na nga yung ibon, ano, mga kalapatids. So, ayan, may singsing nga. Ang singsing niya ay kulay green. So, ayan, kulay green mga idol. So, malabo lang. Lagay ko sa screen, ano. So ayan yung ibon mga kalapatids. Ayan, sabihin ko na nga lang, malabo eh. APR Genetics 2020. Ang ring number niya ay 200 2728. So ayan, dito naman sa right leg, meron siyang aluminum ring or personalized ring na tinatawag natin. So ang nakalagay dito mga idol, ayan. Ayan, malabo lang. Ang nakalagay dito ay Alan de Jesus. Kalay pala ibo. So, nakalagay pa rin yung birth date niya, no? Ayan. Birthday niya, mga kalapatids. So, January 01-30-78. Ibig sabihin, January 30-1978. So, yun yung birthday ng may-ari, ano, mga kalapatids. Sa tingin ko lang, ano. So, ayan, mapayat nga yung ibon, gutom. So ayan, ihiwalay ko muna siya mga kalapatids. At baka nga may dalang sakit to, mahawa pa yung mga ibong ko. Lalo-lalo na dun sa kulungan na pinasukan niya, ay meron akong mga bagong awat na young birds. So hindi pa ganun kalalakas ang resistensya nila, ano, mga kalapatids. Kaya madaling dapuan ng sakit yung mga bagong young birds, ano. Kasi medyo mahihina pa yung ano nila, kaya nga palalakasin pa natin yan. Yung resistensya nila, pinalalakas natin yan bago natin isabak sa training at race, ano, sa or karera. So ayan, hihiwalay ko siya, baka nga may dalang sakit. So ayan, pakakainin ko muna siya mga kalapatids. So ayan,
Mamaya papakawalan natin, lalagyan ulit ng letter. So ipo-post ko rin sa Facebook ano. Pagka walang naka pag di nakita ng may-ari yung post ko, eh papakawalan natin. So sa ngayon mga kalapatid, sa baka hindi ko muna siya mapakawalan. Kasi nga kung papakawalan ko siya, eh baka nga tumukod lang din sa iba. So ngayon, ayan, payat nga. Nako, lutong-luto sa gamot yung ibon, ano, mga kalapatids. So, ayan o, kulay violet ang breast niya. Kulay violet, mga kalapatids. Sunog na sunog yung ibon sa gamot. So, hindi ko alam kung galing ko ito ng karera kasi wala namang sticker, ano. So, ang gagawin nga natin, mga kalapatids, ayan, i-re-recover ko muna. Pag nakitaan ko siya ng sigla, so papakawalan na natin, mga kalapatids, no. Kasi sayang naman kung papakawalan ko ngayon, baka hindi lang din makauwi sa kanila. So, ampunin muna natin siya ng mga ilang araw hanggang sa lumakas siya. Pag nakita ko na siyang malakas, so pwede na natin pakawalan, mga idol. Ano? So, ayan, hindi ko inaangkin yung ibon na to. Ang gusto ko lang naman, mga idol, ay mapalakas siya ng kaunti upang makauwi siya sa kanila ng maayos, ano, mga idol. So, tara, ilalagay ko muna to doon sa ano. At magpaparonda ako ng mga ibon ko, ano, mga kalapatids, pati yung umuwi kahapon galing ng San Narciso. So parorondahin ko sila lahat. So kung gano'ng katagal lang yung ronda nila, hindi ko sila pipilitin, ano. Saka paliliguan ko, mga kalapatids, yung mga ibon ko, ano. Sa ngayon, magse-self bath sila, lalagyan ko sila ng tubig, maligo sila kung gusto nila. So ayan, mga kalapatids, update na lang mamaya. O ayan, dito ko muna siya isasama, mga idol, sa young birds ko na parang saddle brown. Kasi hospital ko to, kumbaga hospital ng ibon. So may sipon tong brown. Yan. So young birds ko yan. So yan, may sakit nga yan, mga kalapatid. So ito nga yung hospital ko, diyan ko muna siya lalagay, no? Ito yung biyag natin. So papakinin muna natin, mga kalapatids. Pakikita ko sa inyo, papakinin natin. Oh, ayan, mga idol. Lalagyan ko na ng pagkain para makakain siya, oh. Oh. Dito na nahiya, oh. Oto ka agad, oh. Yan, pinakain ko siya ng pellet, high protein 'yan, mga kalapatids. Para bumalik yung ano niya. Manipis na manipis ang katawan, eh. So, ayan, nakita niyo, gutom na gutom ano, mga idol. So, tinutukan nga lang ng young birds kasi teritoryo niya 'to. Alam niyo naman na ang mga kalapati ay territorial, ano. So pag may bagong salta sa kulungan nila, eh ganyan ang nangyayari. Pero mamaya, bati na yan, mga kalapatids. O yan, ganyan lang naman manukay yung young birds. Young birds pa naman yung brown, eh. O yan, o, gutom na gutom, wala siya pakialam. So, mamahaling pa yung kinakain niya, mga kalapatids. Mamahaling pellet, 81 kilo. O ayan, mga kalapatids, habang kumakain siya doon, papakawalan ko yung nakakulong dito. Kung saan pumasok yung bihag, ano? So ayan, parorondahin muna natin yung mga young birds dito. O, ronda na. O, ayaw magsironda. Kalampagin natin. O, ayaw magsilabas. Ayan, lalabas na yan. So yung mga ayaw lumabas na yan, mga kalapatids, yan yung mga batang bata. Yan, mga takot pang lumipad. Yan yung mga bagong walay natin, mga idol. So ayan, hayaan lang natin silang rumonda, yung mga lumilipad na. So ayan yung area ko, mga idol, sa mga nakakapanood ng abangan ko. So ayan, mapuno dito sa area ko. Dito ako nag-aabang. Oh. Ayan ang area ko, mga kalapatids, oh. Doon lumulusot ibon ko, ayan, oh. May puno ng buko na yan, dyan dumadaan. Ayan sila, oh, lumilipad na, oh. Puta-putake. Oh, ayan yung mga ibon, oh, yun. Lumilipad na sila. So, eto, young birds to, nakawala yung isa, oh, yan. Ay, takot naman lumipad. Ayan. Ayan yung mga ibon, oh. Okay, ronda lang kayo. Yan, lilinisin kay kulungan ni Astro.
ayan mga idol, bogs, busog na yung blue bar. So ayan, binigyan ko rin siya ng ideal para kung sakali mang mahina panunaw niya, eh makakatulong sa kanya yung ideal, ano, mga kalapatids, para matunaw yung kinain niya. So busog na busog, matigas na matigas yung butche, ano. So talagang kumain siya ng madami. So ayan, bati na sila, kanina nag-aaway sila, ano. So ayan mga kalapatids, sa yung mga warriors ko na umuwi kahapon, so ito nga. Ayan, naliligo sila ngayon, ano, tapos nang maligo, ayan, nag-aano na ng balahibo. So ayan, yun yung naka-fundraise na mga idol, ano. So ayan, nilagyan ko nga sila ng ano, ng paliguan, parang palanggana, ano. Ayaw ko ba kung ano tawag yan, parang llanera na aluminum. So ayan, mamaya papakawalan ko sila para mapagbilad, ano. So yung pinaronda ko kanina dito, ay pumasok na. Itong young birds na to, makulit. Kahit pumasok to, nakakalusot doon sa trapdoor, ano mga idol. So ayan mga kalapatid, sa meron ako umuwing ibon nga pala. Kinarga ko ng pililya Rizal, ano, nung isang linggo. So kanina lang umuwi, eto. Ayan, ngayon lang umuwi mga kalapatids. Eh naman sa kanya, hindi siya nagpahuli. Isang linggo siya bago makauwi mga kalapatids, kasi basal, ano. Kinarga agad natin ng ano, hindi tayo nagkarga ng first club training sa BFRC ng Antipolo. Eh hindi tayo nakapagsampa doon, eh kinarga natin ng pililya, ano. So eto nga, ngayon lang siya umuwi. Manipis na manipis ang katawan. Kagandahan sa kanya mga kalapatids, hindi siya nagpahuli, talagang pinilit niya umuwi, ano. Kaso manipis yung katawan. Kaya ayan, kakakain lang niya at binigyan ko siya ng ideal, ano mga kalapatids. Mamaya pa-flashing natin yan mga kalapatids, yung mga, yung bihag sa ito. So hayaan muna natin silang makakain. At mamaya, flashing mga kalapatids mamaya hapon. Yan mga idol. So ganun nga ang gagawin ko dun sa ibon, ano, hindi ko muna papakawalan si bihag. So update ko na lang kayo sa ibang araw sa video ng release niya. At mamaya tatawagan ko yung may-ari, ano mga kalapatids, kasi merong cellphone number dun sa personalized ring, ano. Tatawagan ko mamaya. So tingnan natin kung makokontak ko or kung kukunin niya dito or papakawalan ko na lang, ano, no mga kalapatids. So yun nga, medyo re-recover natin saka flashing yung ibon, saka hayaan muna natin siyang lumakas ng konti, ano mga kalapatids. Saka yun nga, may umuwi akong ibon, isang linggo bago nakauwi, ano, yung isa. So yun mga kalapatids, dun nga pala sa mga nanonood sa akin, shoutout nga pala dun sa mga nagko-comment, ano. Ang lalayo ng comment dun sa mga video ko, ano mga kalapatids. Tulad na lang dun sa last video ko mga idol. Ang comment niya, kung sino man yung nanonood sa last video na in-upload ko, yung third lap, ang comment niya, sana makauwi daw yung ibon ko. So dun sa mga tumapos ng video ko, alam nyo namang nakauwi yung dalawang ibon ko, ano mga kalapatids. Kaya ang layo ng comment niya, ano. Kaya hindi ko na i-mention kung sino siya. So sana kung magko-comment kayo related talaga dun sa topic, ano, sana tugma dun sa video, ano. So yun mga kalapatids, shoutout nga pala sa mga support ng tunay dyan, kala Idol Eric Sanchez from Saudi, palagi nag-share ng video ko, maraming salamat. Yan, kay ano, kay Escudero Love TV, yan, yung comment niya, palaging ganun, no, mga kalapatids, magkakamuka sa lahat ng video ko. Yan, salamat sa pagko-comment sa panunood, salamat. Shoutout din pala kay ano, Jeremy Pascua, ano, from Antipolo. Yan, salamat po sa panunood, sir. Shoutout din kila Poloy Love TV, Escudero Love TV, kila Ken Love TV, kila Carl Victolero ng Santa Maria, Bulacan. Yan, congrats nga pala kahapon sa nanalo sa area polling kila Kuya Edwin, Adrian Fernando, o Enoch Alejandro, kay Boss Mike Balesteros, kay Aling Chico Jester, sa kay Silent Killer Bang Bang Love TV. Ayan, supportahan natin mga kalapatids yung channel sa Silent Killer Bang Bang Love TV. Ayan, shoutout din kay Team Capre de Vlog, kay Balot Pigeon TV, kay Audience TV, kay Ibe Family Love TV. Yan mga kalapatid, sa yan yung update ko ngayon sa pag-uwi ng ibon ko, no, arrival. So ngayon, kahapon nga nag-flashing din tayo kahapon after ng recover, nag-flashing ako. At ngayon Lunes naman ay nagpaligo ako ng ibon, pinaronda ko sila. So tuloy pa rin yung pag-flashing natin sa kanila ngayon mga kalapatid, ngayong umaga nagpa-flashing pa rin ako. So mamayang hapon mga kalapatid, titirahin ko na sila ng probiotics, ano. So ayan yung update ko ngayon sa ngayong Lunes, kung ano nga ba ginagawa ko sa ibon ko. So ayan. Ayan, share ko lang sa inyo mga kalapatids, hindi ko naman sinabing gayahin nyo. So ayan, yan nga yung may share ko. Pwede nyo naman gayahin, pwedeng hindi. Basta yan yung ginagawa ko, sinabi ko na lang. So marami tayong klase ng pamplashing. So bahala na kayo kung ano yung gusto nyo gamitin.
ano mga lapatid, saka yung mga pang-recover, iba't ibang klase ng gamot na pang-recover. So kanya-kanya tayo ng gamit ng gamot. So ganun nga lang ginagawa ko mga kalapatid. So kayo na ang bahala kung gusto nyo. Basta ako nagbibigay lang ako ng idea, no, mga kalapatid. So mahirap kasing magturo, tapos hindi naman pala mananalo or ano, hindi uuwi ibon. So mahirap masisi tayo, no. Huwag po nating isisi sa mga nagtuturo sa atin or nang kaalaman yung mga ganong sistema na pag hindi umuwi ibon eh magsisisihin natin, no, mga kalapatid. Kasi tayo binibigay lang natin yung mga alam natin na makakatulong sa ating mga ibon. So kung hindi man uuwi yung ibon, eh tanggapin natin mga kalapatid, ganun talaga. So nasa ibon pa rin yan kung uuwi o hindi. Basta tayo binibigay natin yung mga pangangailangan nila, yung mga panglinis ng katawan nila, yung mga vitamins. So kahit anong vitamins na alam nyo, ibigay nyo. Basta importante, binibigay nyo yung lahat para sa kanila. So kung uuwi man o hindi, so ganun talaga mga kalapatid, no? So ayan mga kalapatid, yan lang yung video ko sa ngayong araw. So ayan mga kalapatid, maraming salamat sa lahat ng nanood sa video ito. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag subscribe sa channel ko at pakipindot na rin po yung notification bell para updated ka po sa mga videos ko mga kalapatid, no? So ayan mga kalapatid, hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat, ingat po tayong lahat mga idol. Kita-kits po tayo next video.